ay mayor. At ang eksena ay magkakasal ng maramihan. Ano tawag doon? Mass wedding ba yun? Mass wedding. Dito po kami nag-shooting sa General Prias. Na yung binaya lamang yung istorya na nakalagay doon, Dumaguete. Baka may mga nakapanood sa inyo niya. Pero dito lang po sa General Prias. Tanghaling kapag po, mga kapatid. Alawakan ng tanghali, nasa Burwan kami ng City Hall. Ang akala ko, kami lang ng mga kasama ko, mga artista, at iba pang mga extras. Nung ako'y tumayo na sa podium, at magdadaya daw, ganun po kahaba ang aking, ganun po kahaba yung aking dialogue. Ganun po. Apat na beses po ninyong sasabihin habang yun ay eksena. Kung isang eksena, may 12 or 8 scene ang dapat po na magawa ninyo. Apat na beses ako tumayo sa podium, sa stage, para sabihin ang from the top hanggang sa huli. Tinig po ng araw. Alauna ng tanghali, natapos po kami ng 3:30 ng hapon. Mainit, uhaw, purpawis, yun po ang ginagawa namin. Hindi po madali maging artista, sinasabi ko na sa inyo. Mahirap din pong maging extra sa pelikula. Minsan na mumura pa ang director pagka nagkamali sa dialogue. Nalalaki. Pero kalmati lang po. Hindi tayo pwedeng pumali ng gano'n. Mga kapatid, tapusin na natin yan. Mamaya na natin pagkwentuhan yan kung muli. Ang sabi ni Brother Jim, kung kailangan niyo lumapit, lumapit na kayo sa akin pagkukwentuhan sa inyo. Masi magtapon. Ngayon, tumaya natin ang ating kalagayan sa panalangin, mga kapatid. Bilang isang Seventh-day Adventist, nung nagpulong dito sa Bulilo, ang naging topic ay bakit kayo naging Seventh-day Adventist? Tama? Hindi ko nalilimutan yun sapagkat yun din dapat ang magiging topic ko doon sa Springfield. Why you are Seventh-day Adventist? Sabi ko, bakit naman nagkataon naman na ganito at pareho lang? Ngayon, ang sabi po sa Biblia ay meron tayong pinatawag na pinangahawakan bilang isang makilala na bilang isang Seventh-day Adventist. Ano po yun? Yung binasa na natin kapatid, ang Revelation 12:17, ito ang karakter ng Seventh-day Adventist. Huwag po tayong lumayo dito. Ulitin po natin basahin. Apokalipsis 12:17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalagay sa kanyang binhi na siya nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may mga patotoo ni Jesus. Totoo po bang meron tayong patotoo ni Jesus? Meron po ba tayong tunay na patotoo ni Jesus? O ebidensya na tunay na patotoo ng ating Panginoong Jesus? Nagsisitupad po ba kayo ng mga utos? Ako, kayong lahat, alam kong tumutupad sa utusan. Pero huwag po natin alisin sa ating mga sarili na ang utusan ang siyang magliligtas sa atin. Tanging si Kristo pa rin ang magliligtas para daling tayo sa langit. Ito lamang po ang practice natin. Ito lang po ang inisyal upang maging karapat. Dapat kayo tayo, tayo at ako, kandidato doon sa langit. Ang konteksto nito, mga kapatid, ay buksan po ninyo ang inyong Biblia. Sino po may dalang Biblia? Marami po. Buksan po ninyo yung Samsung version. Alam po ninyo yung Biblia, marami ng version ngayon. Sony, Samsung, Nokia. May Biblia na po sa cellphone eh. Eh meron sa Samsung edition. King James version. Isaiah 51:7. Ang sinasabi, inyong pakinggan ako, inyong nakakaalam ng katwiran, bayan, aking kautusan, huwag inyong kapatutan ang hula ng mga tao o mga lupay-paymang
kayo sa kanilang paglalait. Minsan nalalait tayo mga kapatid. Alam po ba ninyo yung minsan yung paglalait? Minsan sa kapitbahay natin. Lalabas tayo ng maaga, araw ng Sabat para sumimba na may dalang Biblia. Kilik-kilik natin ang Biblia. At pagkatapos sa gilid ay may magsasabing, yan o, may bitbit ng Biblia. Sabadis sa yan. Bitbit ng Biblia. Kung minsan kung bakit nalalait ang isang adventista paglabas ng tahanan mga kapatid, steps to Christ. Tama? Tila baga hindi makahulog ng karayom. Pero pagdating sa bahay, ano po? Great controversy. Yan po ba ang layunin ng Panginoon? Yan po ba ang isang katangian bilang isang adventista? Hindi po. Kung ano ang nakikita at narinig ng kapitbahay, yun ang punat ng mga tao sa atin. Tama po. Huwag po tayong lumakad ng steps to Christ paglabis ng bahay hanggang sa pintuan at loob ng iglesia. Paglabas at pagpasok sa gate ng bahay, great controversy ang tingin sa atin. Malayo-malayo sa hiligan ng ating Panginoon. Siyang nagsisitupan ng utos at may patotoo ni Jesus. Kung ganito ang ating sinasabi na ating mga reaksyon, may patotoo tayo ni Jesus? Mga kapatid, marapatin po ninyo yung istorya ko, yung isang istorya. Ika, meron. Okay lang po ba? Okay lang po. Amen. Isang istorya. Noong makasama kami ni Kamenong, sa isang debate na schedule kay Kamenong doon sa bayan ng Tanay. Doon sa lugar na yun ay medyo bulubundukin, Sampalo area. Sino po nakakalam sa Tanay area? Bulubundukin, mga year 1980, brother Dani. Doon sa Tanay, pagkagaling po namin doon sa dito sa may sakayan ng Pagbiyahe ng Tanay sa may Mandaluyo. Diretso kami ng Tanay, ng chief. Pagdating po namin doon sa terminal, bago dumating sa terminal sa paradahan sa pagpuntanay ng Sampalo, kasi sasakay pa kami ng tricycle. May sumakay kalagit na bago dumating sa terminal. Pwede na pa yung po si tatay. Meron pong dalawang tao sa kanyang gilid, na lalaki, sumakay ang iwalay, at meron pong makipo sa akin din dito. Dahil kami po yung nakabihis, alam na kami magkasama. Pagbabayad ng tao, nalaglag yung bariya. Lumuko si tatay para ng puti at iyakot. Alam po ba yung nangyari? Sa kapirasong minuto, segundo, natanggal po ang wallet ni tatay sa kanyang bulsa. Noong magbabayad na kami, si tatay ang magbabayad, baka niya wala na yung kanyang wallet sa kanyang bulsa. Pagtingin niya, niluro ng isang tao na nandun sa dugo, na malapit sa istribo. Nung makita niya mga kapatid, tanging 400 pesos ay nawala doon sa wallet. Pamasahin namin pabalik. Ay nagkataong wala rin po. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Tanging rilo lamang ang magagawa ko para magkaroon kami ng pera na buhay ng isang tao. Nakita ko nagpilit ang bulbul ni tatay. Pero pagbaba po namin doon sa terminal, hindi na kami pinagbayad ng tao, ng driver, kasi sabi namin na wala yung driver. Pagbaba po namin ng terminal, isang pagpapala ang nakita namin. Yung masugid na tagapagpakinig ni tatay na nagtatrabaho sa Unilever, si Brother Ben, nag-aabang sa terminal ng Tanay area at binabantayan kami dahil alam niya na kami ay sasambag ng Tanay. Sabi ko, tinamungan mo ang pag-aaral. Talagang marunong ang Panginoon, maski pa paano sa maliit na bagay, ay inaadya na meron kami darating na isang pagpapala. Noong matapos ang aming servisyo sa Iglesia ng Tanay,
church. Pumunta kami sa bundok, halos 2 kilometro lalakarin. Bundok, pagkat malakas pa noon si tatay, malakas pa akong pagkat sa bundok. Narito po yung grupo ng Born Again. Isang kabataang ministro, kasama ng kanyang buong barangay, ang nakatira ay may hindi po sa 25 pamilya doon sa lugar na yun. Nakaready na po ang table, nakaready ang Biblia sa harapan ng table, dahil yung iglesia na yun o yung lugar na yun ay oras ng ibate, alas 3 ng hapon ng Sabado. Ang istorya po mga kapatid, nang dumating sa panahon na yun, ay tinignan ang istorya doon sa kontrata kasi si tatay hindi po gumagawa ng pagdidibate ng walang kontrata na malinaw. Ang sabi doon, kung walang kontrata, ipapapatunay ng Seventh-day Adventist na ang Sabat at ang kumusan ay nakapili sa panahon, bagong panahon. At ang kabilang panig naman ng born again, ay ang sasabihin nila, hindi na pinahihintulutan sa panahon ngayon at inabolis na ang kausan. Okay, madali sa atin. Kapaliwanagan, unang tayo si tatay, pangalawang tayo, sa 20 minutes bawat tayo. Nagsaad ng sinasabi ng kausan, ng ganito, ganyan. Hanggang sa nagkakainitan po ng pagtatalo. Palitan ng kailangan puro, palitan ng talaga, at palitan ng tinatawag na ibabagsak ang kapila. Sa ikatlong tayo, ang nauna pong magsalita ay yung born again. Ang sabi ng kabataan nito, nakadulungkot po mga kapatid. Sa harap ng maraming tao na umaabot sa 60 hanggang 80 tao na halos lahat ay born again, ang sabi ng kabataang ministro na ito, ito ang sigami nung umagsalita para ng demonyo. Mga kapatid, pati ako, nasaktan po sa sinabi ng kabataan na yun. Pero hindi ako nagbibo, sapagkat pagmamasdan ko ang tatay ko o si Kamenong, kalmante lang siya. Pero nakikita ko yung kanyang pangagali po yun sa amin. Gumagalaw. Yun ang kanyang pagbibigil. Gumagalaw yung kanyang pangan. Pero nakikita ko pa rin po sa kanya ay kalmante pa rin siya. Inaalis lamang niya yung tinatawag na paglalait at mawala at mabura sa kanyang personalidad. Pero nakikita ko po si tatay ay hindi po nagagalit. Ang sabi sa Biblia, pwede kang magalit, pwede kang pumuna sa kapwa mo, pero huwag kang magkakasala. Nasa Biblia po yan. At kung ikaw ay matitisod, kapatid sa kapwa kapatid, wala ka pa sa Panginoon. Iwasan po natin na tayo matisod sa mga pula ng ating mga kapatid. Ngayon, umalingaw ko yung bulungan doon sa pagpupulong ngayon, marinig po ninyo. At nung makita ko, hindi na po pinatayo at pinagsalita si Cameron sa oras niyo. Pinigil na po siya ng arbiter. Pinigil na rin yung kabataan na magsalita. Tigil. Tama na. Sapat na. Tapos na ang debate ito. Ang sabi ng arbiter. Alam po ninyo kung sino nagsalita? Yung mga miyembro ng Born Again. At ang sabi, Brother, tapos na ang paglilingkod mo sa amin. Wala ka ng paglilingkuran dito sa amin. Malinaw na at nakita namin kung sino ang tunay at ang tunay na masasabi natin tunay na iglesia. Mga kapatid, buong barangay na higayat bilang isang adventista. Kinabukasan nagtayo ng poste para magtayo ng isang kapilya at lahat ng born again doon sa lugar na yun, apat at umalis ang natira, naging sabalis sa lahat.
Yun po sa tanay, tuntok po ng tanay ng sampal. At kung kilala po ninyo ang isa sa ating mga pastor, si Pastor Andres ng CLC Tagalog po sa lugar nito. Kung mananatili tayo magagalit sa lait at pula ng mga tao, wala tayo kay Kristo. Ang sabi sa Tesalonica, 1 Tesalonica 5:6, huwag na tayong matulog gaya ng iba, kundi tayong magpuyat at magpigil. Saan tayo dapat pigil? Kadit. Iwasan ang pagmura. Ang kapatid, ito ang kiniting ng Seventh-day Adventist. May patotoo, may tunay na reliyon, at tunay na Diyos na nagbibigay sa atin lagi ng paalala. Ang sabi sa dito, buksan ninyo ang dito, 2:7. Sabi sa dito, 2:7. Sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala at ikaw ay isang kulingan na mabuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian na ang kamusayan. Ito ang dapat makita sa atin. Ito ang dapat nating makala sa mga tao ang ating pinaglilingkuran. Alam niyo mga kapatid, isang istorya din po. Ito ay istorya ko. Parapatin po ninyo ang istorya ko ito. Sa aking pili, hindi po lahat ng pagkakataon na pipilis ako sa pagkain, lalo-lalo sa trabaho ko sa pinigong. Hindi ko po sila mauudyukan o hindi ko sila nadidiktahan kung ano ang kakainin ko. Nagbibilang lang po kami sa mga character actor, pero hindi kami yung mga artista na may mga pangalan na nakaupo sa airport. Nakaupo kami sa labas, electric fan, isang wala pa. Katulad kanina, nung sumakay ako sa UP Express, nandun ako sa Pandalikuran, nakita ko mayroong aircon, at sabi ko, okay, aircon, malalamigan ako. Habang nagbibiyahe kami, hindi pa ako nalalamigan. Yung nakadikit po lang dito sa wall, aircon wari pala. Akala ko ito na aircon, blower na. Aircon wari. And then, ina din po ako. Anyway, oras na pagkain, tanghalian po. Galing ako sa eksena. Gutom, pagod, mainit ang araw, pawisan. Noong pumipila ako, napahaba ng pila. Pero naisip ko, sabi ko, at pagkain ko doon. Eh, hindi namang pila to ng Dorcas. Pag sinabi Dorcas, alam mo kakainin ko doon sa dulo. Tama po ba? Doon sa mga Dorcas. Okay na naman, patlak ng iglesia. Ay naisip ko, sabi ko, baka masayang yung pila ko dito, abuti na ko ng 20 minutes, eh hindi ko naman pala makakain. Pagkain, ano ho? Lumipat ako, sabi ko sa kasama ko, o dyan ako ha, titingin ako ng pagkain. Pagdating ko po doon, na-surprise ako. Ang pagkain, munggo. Ano siya ho? Amamoy. Ano pang pagkain? Adobo po, manok. Uy, pwede yan. Pero sabi ko, hindi na ako makakain ng manok. Kailangan hindi ko pumakain. Adobo, manok na may halong baboy. Eh, paano ito? Saan ako makakain? Tingnan ko yung barko kung kasi ay ang aking baon na tinapay. At yung aking dalang bonding gulay. Ah, pwede na. Sabi ko, okay lang doon. Noong umalis ako, sabi ko doon sa keeper, sige po, tibali na lang. Salamat po. Hindi po kasi ako kumakain ng baboy. Eh, meron po ba kayo dyan mas isda? Naku, wala kaming isda, wala kaming extra. Ay, parang totally, hindi na makakain ng kaharian, hindi na makakuha. Pagkalikot ko, mga kapatid, sinundan ako ng isang dalami na tanong. Bakit hindi ako makakain ng baboy?
Muslim ka ba? Ay, naku, mahisigit pa po sa Muslim. Eh, sa balista ka ba? Sabi ko po po. Bakit po? Sa balista rin ako eh. Sabi ko, ay, saan ka dumadalo? Hindi na po ako dumadalo. Sabi ko, hindi na, no? Sabi ko, sige, mamaya, mag-usap tayo, kumain ka muna. Eh, hindi na rin po ako makain. Baboy po muna. Maghanda lang po tayo makakainan. O, sige, sama kami. Hanggang saan nagpupwentuhan kami. Ang tanong niya sa akin, saan ang church mo? Sabi ko sa Manila, sa Singalan Church, bigay mo sa akin ang address. Gusto kong makapalitulog. Simple, payak na pangyayari, mga kapatid. Tama? Hindi ka man magsalita sa kilos at sa prinsipyo na hindi ka pwede kumain ng baboy, hindi ka pwede mag-take na kanilang pagkain, makikita na naghihintay ang magbabalik doon. Isa pa pong story, mga kapatid. Wala akong dalang addiction, Brother Jim. Ipinaman ako. Galing ako ng shooting, alas 5 ng madaling araw. Biyahe ako LRT papuntang Petruin o Quirino galing ng Muñoz. Antok-antok ako, dinala ko yung aking leksyon para mabasa. Nung kinuha ko sa pagang leksyon, binasa ko para leksyon sa darating ang Sabado, may mga nakatindi. Panayin natin yung sa akin. Eh, naku-conscious ako. Eh, alam po naman ninyo, pagdating sa publiko, oh, nag-chichin. Malaki ang katawan. Pero lahat ang guwapo, may boyfriend. Tama po. Pero sorry po, biro lang yan sa mga guwapo. Ano yung sinabi niya? Ano po ang boyfriend? Biro lang yan. Kasi naku-conscious ako, tingin na tingin sa akin. Eh, sabi ko sa edad ko ba nito, titingnan ko parang ko ng ganyang klase ng tingin. Tinanong ko, sabi ko, bakit brad, kilala ko ba ako? Ay, hindi po. Hindi ko po kayo kilala. Pinagbabasan ko po kayo, tinitingnan ko ang cover na binabasa ninyo, sabadista po po kayo. Sabi ko, oh, 7 Adventist ako. Yan po ba ang lesson quarterly ngayon? Sabi ko, nung mabuluhasan na po, nagbabaan sa monumento yung ibang mga pasahero, nakaupo siya, pinupo po. Pwede po bang aking malang yakin yung leksyon at babasahin ko? Bakit? Wala ang leksyon? Matagal po akong nagpakaslan. Gusto ko po magpalito po. Matagal na po akong naghahanap ng sabadista na makakasalamuhan. Wala po alam na iglesia dito sa Manila. Taga Mindanao po ako. Kita po ninyo, dahil sa leksyon, ibinigay ko ang leksyon. Nangyari po lang yan kung last month ago. Nakakwento ko kami. Sabi ko sa akang mobile, umuwi po ako sa Marikina. Oh, doon ko binigay na malapit sa Marikina ang iglesia at doon ko siya pinapunta. Kung magagawi ka, maski sa Antipolo o kaya sa Montalban, eto ang address ng Antipolo at saka Montalban. Tumawag po siya sa akin after 2 weeks nung maibigay ko yung aking leksyon. Brother Val, naalala ko na yung apelido mo. Pilumeno, ang kayo pa si kami mo? Sabi ko, oh, gusto ko pumasyal dyan sa iglesia, ang signal. Naka-attend po siya, nakalaan na namang Sabado. Meron pa po rin ako isang storya, mga kapatid. Habang kami ay nagtitiping at nag-iiksena sa isang iksena ng teleserye ng GMA, tatlong beses ko na po siya nakikita, nakasama namin sa trabaho. Naalala ko yung pangalan niyang Candelaria. Kapatid siya nung isang kaibigan ko, nakasama ko doon sa trabaho na yun. Tinanong ko sa kapatid, ano ang tunay na pangalan ng kapatid mo? Hector Candelaria. Siguro, Brother Jim, narinig mo yan kapag nung nag-radio pa si tatay.
Yun po ang isa sa mga madalas na tumawag kay tatay at nagtatanong. Hector Candelaria, naalala ko. Sabi ko, ikaw ba si Hector Candelaria? Sabi ko, nagkakausap tayo sa telepono. Tatlong beses na tayo nakikita rito, pero hindi tayo nagkakapagkwentuhan. Ngayon, magkukwentuhan tayo. Ikaw si Brother Walter Meno, tatay mo si Kameno? Sabi ko, opo, ako ang anak ni Kameno. 62 years na po, tatay ko si Kameno. Nakawa siya sa akin. Niyakap po niya ako ng mahigit. Bagamat hindi ko nakikita si Kameno sa matagal na naming pagtatawagan sa telepono, halos 5 taon, ngayon, ikaw, nasa harap ko, anak ni Kameno, parang nakita ko na rin si Kameno. Mga kapatid, kaya naiisip ko yung binhi na kay Kameno na ibinigay niya sa iba, ang binhi niyon ay natutungan. Subibol. Bagamat ang kautusan ay hindi magliligtas, ang aral na na-spread natin sa katawan ng maraming tao sa pamamagitan ng radyo, ang Holy Spirit ang siyang magbubukas upang sumipon ang pinili niya. No. Mga kapatid? No. Ang sulat ni Pedro upang paalala sa atin ang mga bagay na ating nalilimutan. Ang sabi sa 2 Pedro 3:1, ito ang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo at sa dalawa, ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Second, upang paalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ng mga utos ng Panginoon at tayo pagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Apostol Pablo ay hindi nakalimot sa kanyang mga miyembro sa iglesia. Bakit kaya sinulat ito sa miyembro ng iglesia? Sapagkat nalilimutan natin na tayo ay mayroong isang malaking karapatan at mayroong isang malaking katungkulan para sa ating mga kapatid. Ikayatin at ibalik ang mga dating miyembro na nawala sa kapatid dyan sa upo. Ito ang isa sa mga kiniklaim. Ito ang dapat natin mangyari, hikayatin muli ang mga naandun sa labas. Ito na yung sinasabing reformation and revival, o revival and reformation. Pagka walang revival, walang reformation. Kinakailangan mag-revive ka muna bago mag-reform. Pero, sinasabi natin sa inyo mga kapatid, pag nag-reform kayo, huwag kayong lalabas sa iglesia. Pag lumabas kayo, hindi kayo kasama sa 1844. Tama? Kapatid? Mga kapatid, meron pa po isang istorya na ipinakita ito ng ating tagapangaral na voluntaryong nangangaral sa radio. Meron tayo sa isa-isang istorya. Marapating po ninyo muli, ikwento ko itong isang istorya na ito. Ay kami ng tipo ito. Dito kami, ewan ko Brother Jim kung kasama ko sa dosi. Okay? Doon nagkaroon ng debate po. Patawin niya ng 1980s. Dalawang araw na debate at ang pag-uusapan tungkol sa kautusan. Papatunayan ng kautusan ay wala na, inabolis na. Papatunayan ng Adventista na ang kautusan hanggang ngayon ay pinahihirap. Apat na tindigan sa 20 minutes kada tao, kada explanation. Hindi na po natin elaborate kung yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat. Ito yung huling pag-uusap ng dalawa. Ang kanyang kadibate ay, kung di ako nagkakamali, ay Foursquare. Ang pangalan noong kadibate ni tatay ay Reverend Medina. Nakalimutan ko yung first name. Meron po tayong inanyayahan na inaaralan ni tatay na malapit sa Singalong Church.
na ang pangalan ng pamilya nito ay si Sunny and Tess na Telma Pangilinan. Sino po nakakilala kay Telma? Telma Pangilinan. Taga dito rin po sa Cavite at ito tumatod po sa Cavite. Dami tayo singgalo. Masama po ito. At ilan po mga kapatera natin nakasama sa debate. Ito po ang pananalita ng taong ito. Pangatlong tayo ang po ito. Masabi ng tao, ito si Kamenong kung magsalita, akala mo ito pa itong tao. Ay, nagtigil na kami, nagtaas ang patera ng katawan. Tingin namin, kasi alam na namin ang kasunod. Itong si Kamenong ay wala naman itong pinag-aralan eh. Pero bakit nakikipag-usap sa akin? Tengno. Walang pinag-aralan, pero nakikipag-usap sa edukadong tao. Eh, hindi ka naman pwedeng sumagot dahil hindi mo naman oras yun. Oras yun ng kabila. So, ipinbalikat yung si Kamenong, nasusulat, parang walang nangyari. Pinagmamasdan ulit si tatay. Hindi natingnan doon sa kanyang pagsusulat. Pinakinggan lang niya yung tao. Wala naman itong pinag-aralan itong taong to si Kamenong. Grade 3 lang natapos nito, pero bakit nagsasalita ito sa akin? Umalingaw nga po ang bulubuluman sa loob ng bulwagan. Nagkakatinginan sila, nagtatawanan yung kanyang kareligyon. Hanggang sa natapos yung pakikipag-usap nitong Reverend Medina na to. Pagtindig ni tatay, malumanay pa rin. Pero nakikita ko po, gumagalaw pa rin yung panga at nagpipigil sa sarili. Nakangiti. Unang salita ng tatay ay ganito. Tama naman, kapatid. Tama lahat ang sinabi mo. Wala akong tinapos na edukasyon. Grade 3 lamang ako. Wala akong nalaman. Pero, buksan ninyo yung Peter 3:10. Unang Pedro, Res, Jis. Ito ang sinabi ng tatay, di Kamenong. Ang pagkaalam ko, ang salitang reverend ay ikinakapit lamang sa pagkagiging Diyos. Sa puro. Ginamit niya ang salitang reverend, hindi na. Ulitin ko. Ang pagkaalam ko, ang salitang reverend ay ikinakapit lamang sa pagka-Diyos. Nasa Biblia din po yun. Pero, ang matalim na dina ay nakakamatay. Tama? Ang matalim na dina ay nakakamatay. Nakakasugat. Nakakasakit ng damdamin. Unang Pedro, Pres, Jis. Sapagkat ang nagnais umibig sa buhay ay makikita ng mabuting araw at magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ang dila ay ginagamit natin para sa isang salita sa kapwa para tayong mamamatay tayo. Kaya mga kapatid, ingat magsalita at ang dila na nakasugat ang nakamatay. Mga kapatid, ninais ba natin na tayo ng mga Adventista del Septimo Dia ay manatili sa loob at labas ng iglesia na punong-puno ng kasalanan. Mga kapatid, dito
sa ating sanlibutan ngayon. Ang sabi ng Iglesia, huwag kayong makisanib sa tinatawag na pinagalitan ng Panginoon. Alam po ba ninyo na wala na pong protestante yun? Sino pong nakakaalam na wala na pong protestante sa panahon ngayon? Wala na po. 1980s or before 1980s. Ang sabi ng Papa, ano ba ang pinaglalaban ninyo sa amin? Ano ba ang ipinuprotest ninyo sa amin? Pareho naman tayong ligo. Pareho naman tayong saved by grace. Ano pagkakaiba natin? Ang turo at aral ninyo saved by grace. Linggo kayo nagsasamba. Ay, sumali tayo dito. Tama? Kaya ang lahat ng protestante, sumali na po sa Iglesia Katolika. At ang sabi ni St. Francis, sabi na natin St. Francis, tanging Seventh-day Adventist lamang ang hindi sasama sa reliyon. Alam po ba ninyo bakit? May alam si St. Francis, may aral siyang Adventist. Kung hindi ako nagkamali, ang mother niya sa Batista. Loud cry. Pag sinabi yung loud cry, ito po ay kasama sa tinatawag na latterin. Huwag kayong magulimihan ng mga kapatid, huwag kayong may stress. Misang may mga text ka rin na receive. Ang sasabihin, dito sa Russia, may Sunday law na. Dito sa Switzerland, may Sunday law na. Kaya kayong mga kapatid, stress na rin. Baka sumunod na ang Pilipinas, stress na rin ako, Sunday law na. Mga kapatid, ito po yung mga tinatawag na mga modern teaching. Ingat po tayo dyan. Modern teaching. Mabuti-buti ka. Kanina dito, Brother Jim, hindi ko narinig yung sinasabing salita. God is good all the time. All the time, God is good. Turo po ito ng mga born again. Ginagawa po po ba natin ito? Without notice, wait. May naroon kayo, huwag po tayong gagawa ng tinatawag ng modern teaching at huwag natin talikuran ang traditional teaching. Mga kapatid, minsan, nung panahon ng mga ilang panahon ng mga bata pa ako, sinasabi ko sa sarili ko, pag ako nag-backslide at lumugar ako sa isang hindi dapat para sa akin at babalikan ko ang Biblia, ano mababasa ko dito? From cover to cover, utusan pa rin. Walang pagbabago. Sabat pa rin. Tama. Mga kapatid, hinahamon tayo ng panahon ngayon. Paikli na ng paikli ang panahon. Ang sabi, sa last days ay paikli ng Diyos ang panahon at ang mga aral. Araw. Hindi po ang araw ang paikliin. Paikliin niya, paikliin niya yung mga tinatawag na tinatawag nating love crime. Huwag po kayong magulubihanan. Kapag nag-aral, nang-aral po kayo sa ating mga kapatira, sa ating kapitbahay, at hindi na kaya, huwag ninyong ikasama ng loob. Sapagkat ang ating layunin, ituro lang sa kanya ang sabat, ituro lang sa kanya ang Panginoon na darap, hindi sa lupa, at magsisilbi siya ang tagapagligtas. Kung hindi niya tinanggap, wala na po kayong sagot sa Panginoon. At ang Holy Spirit ang magbibigay ng tamang panahon para sa tamang niya. Balikan natin ang lupaing Kanaan. Ang sabi ni Moises, bakit hindi tayo nakarating sa Kanaan? At bakit nagpadala pa tayo ng sugo para makita bago pasukin ang Kanaan? Di ba nagsinungaling? Sino yung nagsinungaling? At ang bumalik kay Moises, anong sabi? Hindi tayo makakapasok. Bakit? Ang lalaking tao. Baka tayo yung madihado. Hindi tayo makakapasok. Kalooban ba ng Panginoon ito? Kalooban po. Kung si Moises ay nakapasok sa Kanaan,
sila lang ang magalang, sila lang ang tatanggap ng hari, sila lang ang tatanggap ng tinatawag ng kabinabuhay. Paano tayo? Paano ako? Paano kayong lahat? Paano magiging anak ninyo? Hindi rin makakapasok sa kaharian ng langit? Minarapat po na hindi makapasok sa lupay kanahan ang una nating mga propeta at mga ministro at mga apostol, sapagkat alang-alang sa atin, sapagkat tayo ay narito pa po sa lupa. Yun po dahil na. Balikan natin yung istorya ng Israel, bayan niya. Buksan po ninyo inyong mga Biblia. Kamanggawa, 7. Gawa, 7. 38 hanggang 40. Eh mga kapatid, ito po yung mga pinaglalaban bago natin basahin po ito. Ito po yung sinasabi, why this subject? What this subject? Current efforts of nominal Protestant to fury the people of Rome. Lutheran's leader pushing aside many plains and direct testimonies of Martin Luther against the papacy seek to reapproach the approachment of Rome. Naging kaya po sila. Methodists and other Protestant invites Roman leader to participate in their devotional gathering something ahead of year ago. Nag-start po ng mga English. Ito po yung kanilang pinangawakan. Mga kapatid, sa palagay po ba natin sa ating tradisyon o sa ating pang-araw-araw na buhay, naranasan po ba natin yung lukong sa aming sarili, bakit hindi parumarating ang Panginoon? Nung bata ako, sabi ng sabi ko sa tatay ko, kailan darating ang Panginoon? 15 years from now. Oh, nagbigay ka ng tanging tayo. Ibig sabihin niya makalagpa. Eh, nakalipas na yung 15 years. Eh, 62 years na ako, tatay ko siya. Sinasabihan ko rin niya ako na ngayon. No? Eh, sa panahon ngayon, malapit na. Nagmamadali na po yung loud cry pinag-uumpisahan na po natin. Ngayon, sa ating mga kapatiran, ang pamumuhay natin sa ating kapitbahay, sa ating mga sarili, personal nating pag-iisip at sarili nating desisyon, nagbabalik pa po ba kayo isang-isang libre ng kasalanan? Pasahin po natin ang mga gawa, nakatapos po tayo. Ang sabi sa mga gawa, 7:38, patuloy ng 39. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang kakasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa tungkol ng Sinai at kasama ng ating mga magulang na siyang nagsisitanggap ng mga araw ng buhay upang ibigay sa atin. Remember, sa kanya'y ayaw magsikalima ang ating mga magulang kundi sila'y kanilang itinakwil at sa kanilang mga puso'y nagbabalik sa Egypto. Bagaman ang katawan natin ay nandito sa Pilipinas, ang ating mga puso at isip ay nagpabalik sa pagiging alipin ng kasalanan. Huwag nawa kung mangyari mga kapatid. Pagkos, palakasin natin ang ating pagkakalataya. Tingnan natin ang dagulong, ligtas tayo sa pagitan ng ating pagkakalataya. At ang biyaya ng Diyos ang laging siyang gagawin at ang Holy Spirit ang siyang magkagawin sa atin upang kayo at ako ay laging paalalahanan na ikaw ay Seventh-day Adventist na may mabuting gawa. Salamat po.